Sa papakita kong method sa inyo, kahit anong taas ng diretsyong puno ay pwede ninyong akyatin. Ang gastos ko dito, 80 pesos. So, tuturo ko sa inyo kung paano umakyat ng matataas na puno ng nyog. Kahit hindi puno ng nyog, basta pataas siya na diretsyo. Ito, nyog. Ito, isa pa. Mga matataas na puno ng nyog. Ayan. Basta diretsyo siya na pataas. Madali mo siyang maakyat eh. Marami kaming puno dito ng nyog eh. Ayan, ito. Taas niya oh. So, meron siguro mga tip-tipit na taas yan yung mga puno na yan. So, dito ko siya sinubukan eh. Sa 30 foot high na puno namin ng nyog. So, pangkaraniwang kasi ang ginagamit natin, hagdan o ladder. Ang problema dito, syempre limited yung pangkad o taas ng hagdanan. So, ito, ano ito eh. 10 feet high lang ito. Kung maswerte ka, may mabibili kang mga 15 o 20 feet high, pero may kamahalan yon. So, pwede kang bumili ng pole climbing shoes. Ang problema don, may kamahalan siya. Tapos, yung spikes, hindi lahat kasi ng puno, madaling saksakan ng spikes. May mga puno na matigas, so hindi kakagat yung spikes mo, madudulas ka. Meron naman yung decurva, yung post climbing. Ang problema, tulad ng puno na to, so yung diameter niya dito sa lower part, nasa ano siya, nasa 12 inches yung diameter niya. Ibig sabihin, dulo-dulo. So yung clamp mo, dapat mga 13 inches para mas maluwag ng konti. Pero habang umaakyat ka, lumiliit siya eh, pumapayat. So kung dito 12 inches siya, pagdating mo dito, nasa mga 9 inches na lang siya. Ngayon, pagka ang kinuha mong clamp, yung 13 o 14 inches, dito tama lang. Pero pagdating mo dito, medyo malaki na siya. So yung incline niya, apektado na yung pag-akyat mo eh. So again, may kanya-kanyang advantage tsaka disadvantage. So yung ginawa ko, ito lang ang kailangan mo. Tali. Yan lang. So 5 meters tsaka 5 meters. Ang ginamit ko 8 mm eh. So ano yan eh, 8 pesos per meter. So walang 80 pesos yung gastos ko sa tali. Tapos nilagyan ko na lang ng kahoy dito para madaling tapakan. Tapos meron akong harness. Ayan, meron akong rappelling harness kasi na ito na lang ang ginamit ko. Pero kung wala kang budget pang bili niyan, pwedeng tali naman yung gamitin mo. So tali din. So ang tawag doon, Swiss seat. So gamit ka ng tali para gumawa ng harness. So ginagawa sa army yon, mga rescue operation. So hindi mo na kailangan bumili ng harness. Pero kung meron ka or makabili ka, mas maganda. Pero hindi kailangan, pwedeng tali lang. So puno ng nyog, tapos tali lang. So, yung principle niya is friction also eh. Just by putting itong rope, wrapping it around the tree, hindi siya dudulas. In theory, lahat ng rope na naka-wrap around ng tree is grabbing onto the tree. So, pag yung weight mo, yung timbang mo, nandito, yung body weight mo, ipu-pull down niya yung rope, at hindi magsa-slide down yung rope. So, walang kinaiba ito sa, ano, yung knot. Yung ginagawa nating prusik na knot, clam heist, ganon. So, meron kang two sets of rope. Isa for the body, isa for the feet. So, climb up with the feet, angat, angat yung body. Sandal ka sa body, angat mo yung feet.
in theory it should work. So ito, pakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Okay? So yung tali na nasa itaas ito, ito yung kinakabit ko sa harness ko o yung sa katawan ko. Para madali, gumamit din ako ng carbiner na rated na 35 kN. Ito namang nasa baba, ito yung para sa mga paa ko. Sinapinan ko ng kahoy para mas madali na patungan ng paa ko kasi kung tali lang, medyo hindi siya sturdy at medyo masakit sa paa eh. Ayan, so yung buong bigat ko, 200 pounds, supported na ng tali. Pagka hinila ko yung sarili ko na vertical, lahat ng timbang ko nasa paa. So pwede kong iangat itong tali na nasa taas. Yan o, oh, ini-slide up ko siya. Once umangat yan, ililipat ko yung bigat ko dun sa tali sa taas. So pag yung bigat ko nasa tali na sa itaas, wala nang bigat sa baba. Pwede ko nang iangat yung tali na nasa baba. So yan, inaangat ko na yung tali sa baba o yung tali sa aking paa. So once na inangat ko na yung tali na nasa ibaba, pwede akong tumayo ulit. Yan. Pag tumayo ulit ako, yung timbang o bigat nasa tali sa baba. So yung tali sa itaas, wala na namang timbang. Pwede ko na naman siyang i-adjust na paakyat. So ayan, nilipat ko na yung bigat ko sa tali sa taas, isa-slide ko ulit yung tali sa baba na paakyat. So pag naakyat ko yan, again, tatayo na naman ako at ililipat ko yung bigat ko sa tali na nasa ibaba. So ulit lang ng ulit yung process hanggang umabot ka sa itaas o dun sa desired height na gusto mong puntahan. Ang kagandahan nito, yung tali, hapit na hapit siya. Masikip siya doon sa puno mo. Pag angat mo sa puno at lumiit yung diameter ng puno, hapit pa rin siya. Pagbaba mo ng puno at lumapad yung diameter ng puno, hapit pa rin siya. Hindi tulad nung C-clamp na pole climber. Yan, sa demonstration natin na ito, kita mo mga 3 feet off the ground na ako and very stable siya. Kailangan mo lang mag-practice para makuha mo yung style niya, yung technique, ika nga. Kung ikaw ay bababa na, yung kabaliktaran naman ang gagawin mo. So ito, nakatayo tayo sa tali sa baba, slide down mo yung tali na nasa taas. Lipat mo yung timbang mo sa tali sa taas. At pwede mo nang slide down yung tali na nasa baba. Tapos paulit-ulit lang yan, hanggang nakababa ka na ng safely. At sa kahit anong technique na ginagamit natin, always remember, start low and slow. Huwag magmamadali. So practice-practice lang. Pag nakuha mo na yung style at technique, bibilis ka rin naman. At huwag kalimutan na gumamit ng mga safety gear, safety equipment. Gumamit ng sapatos at kung hindi ka barako o Tarzan, huwag kalimutan gumamit ng guwantes. Baka magasgas yung kamay mo. Kung natuwa ka sa video natin at kung may natutunan ka, baka naman po pwedeng pakihit yung like at subscribe. Pati na rin yung notification bell para ma-update ka kung meron tayong panibagong upload. Hanggang sa susunod, maraming salamat!